Na-assign po sa akin yung medyo, para sa akin eh, medyo mahirap na topic, and that is how to prepare for, medyo general sinabi, how to prepare for a godly relationship. Pero ang talagang target namin is how to prepare ourselves for such a romantic fellowship. You know, for years, we started the singles conferences and napakatagal ng panahon that we try to avoid yung mga topic about LCM. Kasi ayaw namin na maging tingin doon sa mga conferences at mga camp ng singles is just a way of looking for someone. Kaya yung iba tuloy, nakaka-apat na akong attend, wala pa rin, di na nga ako attend sa panlima. So hindi maganda, nasasayang. But also, marami rin namang mga relevant topics na angkop sa mga klase ng uma-attend doon. Kaya mas pinili namin yung mga ibang mga topics such as rejoicing in the Lord, delighting in the Lord, yung mga topic na ganun na ginamit naman ng Panginoon. But there was one time na sabi namin, I think if we will not deal on this subject, it would be the world and Hollywood that would teach our singles and young people of the concept of love. And I can see na yun nga ang nangyayari. Kaya ginawa namin yun. Dalawa kasing extreme eh. Yung isang extreme, careless, mag-aasawa na lang ba? Nakita ko, gusto ko to, pakakasalan ko. Yung iba naman, lalo sa ating panahon, bata pa ako, 30 years old pa lang ako, wag na muna. Marami pa ako, hindi pa ako nakarating ng Boracay, hindi pa ako nakarating ng Singapore. Saka na muna. Alam nyo nung araw, nung panahon namin, makikita nyo naman sa mga buhok namin, pag 21, 22 years old ka, na wala ka pang prospect of marriage, nagpapanik na po kami noon. Matandang binata at matandang dalaga na ang tingin sa amin noon. Kapag, pero ngayon, 35 na eh. Marami pang panahon yan. So, yun ang dalawang extreme na iniwasan natin. Yung hasty o kaya yung ayaw muna. Kaya nung magkaroon ng pagkakataon, nagkaroon kami ng about love, courtship, and marriage. After that camp, lima po yung nag-asawa. Ang mga nakilala nila is from the camp also. And I think right in this place, may maituturo ko sa inyo ngayon na dito nagsimula, sumibol yung kanilang spark. Yung anak ko po, si Jowa, saka yung kanyang... Asa na yung kanyang wife? Ayun, yung wife niya. Dito sila nagsimula sa lugar na to. So, but still, ayaw natin na maging mabrand ang singles gathering as a venue, just a venue para maghanap ng partner. Maganda kung makakita tayo, but it should not be that way. Ang gusto natin, magkaroon tayo, kagaya sinabi ni Pastor Joey, makonnect yung mga singles kasi you will be the future leaders and some of you are already leaders and workers in the church. Gusto natin yung mga churches magkaroon ng connection. Yung mga anak ko, saka yung mga ka-level nila among Reformed Baptist, connected sila lahat kasi nagsimula sila, youth pa lang, youth camp, hanggang singles camp. Hanggang ngayon, hindi ma-break yung kanilang relationship, yung kanilang fellowship. Yung mga tatay nila, ayan, kami pa rin ang magkakasama mula noon. Nung magkita kami ni Pastor Rodel noon, angkas-angkas lang niya yung kanyang... Sa likod niya yung panganay niyang anak. Ngayon, ilan ang anak nung... Dalawa na yung anak nung panganay niya. So, yun ang gusto nating mangyari. At isa pang gusto ko sabihin, alam ko napaka-unholy nitong time na to eh. Kasi lahat ng oxygen natin papunta sa tiyan para i-digest yung carbohydrates na tinake natin. Kaya alam ko nakakaantok ito. Kaya gusto ko yung naging style ni Pastor Rodel na ano lang, parang light lang, tapos mas heavy doon sa... question and answer na sinuporta naman. Ang problema lang, hindi yun ang pinipare ko. Ang pinipare ko kasi, pang dalawang oras na lecture. Mabuti na lang kinuha nyo yung, ano, yung great part. You have stolen my thunder, as I've said. Kaya medyo, I'll try na ibigay lamang yung overview. The topic that was given to me really is a very hard and very broad topic. I cannot expect that in a single conference, I can prepare you all
para doon. So what I would try to do is just to whet your appetite at makita lang natin yung mga areas dito na parang na tayo mismo yung maghahanap, magpupursu ng more information about. At let's make it as informal as we can without disrupting yung flow ng thought. So you can stop me, you can raise your hands pagka merong point na oh, medyo malabo yata yun, mag-raise kayo ng hands. If the flow of the thought permits, then I'll call you at magkaroon ng discussion para doon. So yun ang ating titignan. So tayo ay lumapit sa Panginoon at humingi tayo ng talino sa pagtalakay ng bagay na atin pong pag-aaralan. Manalangin po tayo. O aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa sigla na ibinibigay mo sa amin, hindi lamang because of our fellowship with one another, but because, Lord, we know that we would be hearing from your word. We know, Lord, that wisdom comes from you. And so we pray, Lord, na sana'y tunay na masustain namin ang aming sigla sa pakikinig, ma-process ng aming mga isip ang mga katotohanan ito, tanggapin ang aming mga puso, at magpakumbaba ang aming mga spirito na lumakad ayon dito sa iyong katotohanan. Dalangin po namin, Panginoon, bigyan mo rin ng kakayahan ang iyong lingkod na gagamitin mo upang maibahagi ang iyong katotohanan in a way that would be understood by all and would be relevant to all. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So the topic is yung how to prepare ourselves doon sa ganitong relationship. Ang first question is this a relevant topic? Parang di ba parang natural naman yan? Mga magulang natin, di naman dumaan sa mga ganyang seminars, pero nakapag-asawa, tayo yung na-produce, etong karaniwang sinasabi, it's natural yan sa tao, instinct yan. Pag may nakita yan, nagustuhan niya, liligawan niya. But we know that meron tayong Panginoon na gusto nating sundin ang kanyang kalooban. Now, para malaman natin, ang una nating dapat tignan, in preparing ourselves, we should understand ano yung relationship na yon. So let us begin with God's design of marriage. Ano ba ang design ng marriage? Pag tinanong ko kayo, bakit mo gusto mag-asawa? Iba-iba ang reason. Nakita ko na yung mahal ko. Yung nakita kong ito, talagang tumatayo yung lahat ng balahibo ko sa katawan pag nakikita ko siya, o may edad na kasi ako dapat, o kaya gusto ko namang maging maligaya. Lahat pong ito ay mga blessings. Blessings lang ito ng marriage. But what really is God's design and plan for marriage? Now, if you have been with some of my lectures in the past about marriage, nagsisimula ako lagi dito sa portion na to. Just in case na kahit meron lang isa na hindi alam yung where I came from dun sa lectures, gusto kong magsimula tayo rito. Magkasundo tayo rito. Ang disenyo ng Panginoon para sa pag-aasawa. Pag nag-fail tayo rito, mag-fail tayo in the understanding of marriage relationship. Dito po sa God's design, ang atin pong teksto rito, obviously, is the first two chapters of Genesis. That is the account of creation. We are told that God, I'll just try to be brief kasi ito naman familiar naman tayo lahat dito. We are told that God created the heavens and the earth in 6 days. 6 days lamang. Last of which was the creation of man. Day one, light. Then the light was separated, light from darkness. Day two, the formation of Earth's atmosphere, water above, water below. Tapos yung day three, dry land, ocean, vegetation. Day four, sun, moon to mark the passage of time, months, seasons, and years. And then stars and planets. Day five, water creatures of all kinds, birds. Day six, land animals, and finally, man, Adam and Eve. Yun po yung apex ng creation ng ating Panginoon. The creation of man was unique among the creation. Kasi yung iba, basat, and God said, and it was so. And God said, at sumulpot. Pagdating puro sa tao,
Nagsimula ang Panginoon by saying kung ano yung kanyang plan, kung ano yung kanyang design. Let us make man. God revealed His plan as creating His image and likeness. Sabi sa atin, verse 26 ng chapter 1, let us make man. God said, let us make man in our image, after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heavens, and over the livestock, and over the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Malinaw. The persons of the Trinity were planning to create God's likeness, God's image, something or someone that would mirror God, would show who God is. Someone that when you look upon, ay makikita mo, and you will have the idea or the picture of God. And then that image is also to represent God in His dominion. They were given dominion over the creation. And that's actually the role of God, to have dominion, to be the master, to be the king of all created being. And then He did the creation, then He announced the completion of that plan in verse 27. So God created man in His own image. Mark this word. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Nakita niyo yung flow? Let us make man in our image, in our likeness. And then, He created them, male and female. Between verse 26, God's plan revealing His plan of creating man, and verse 27, something happened, significant thing happened, kaya hindi po pinalampas ni Moses. Binalita niya ito doon sa chapter 2, yung nangyari between the planning and the completion of the plan of the creation of man. Doon sa chapter 2, where I'm confident that you're also all familiar, that God created Adam first. Kinrate muna si Adam, later on, alaman natin, from the writing of the Apostle Paul, that the reason why God created Adam first is because He wants to emphasize that man is to lead. Man was created first. And then, He declared, it is not good. The first time in creation week that God said, it is not good. Every day, God would declare, it was good. It was good, but when it comes to Adam, it's not good. What does that mean? Not that Adam was defective, but Adam is not complete yet. When God said, let there be light, what He said, what was came to pass, and there was light. Because what He said, what He planned, what He designed, is what came to pass, then He said, it was good. Let there be animal, there was animal, it was good, it was good. But when God said, let us create man in our image and likeness, He created Adam, not yet good. Hulang pa yan. And when Eve was created, God finally said, not only good, it was very good. Meaning it was already complete. And then Moses add a conclusion in verse 24, therefore, a man shall leave his father and mother, shall cleave to his wife, and they shall become one flesh. And what is that? That's the formula of marriage. In other words, what was created by God to be His image, to be His likeness, when God was thinking of creating them, He was thinking of marriage. Marriage as the image, the completed image of God. Let us make man in our image. He was thinking of man and woman in marriage union. That would be His image. Marriage is about projecting God. Marriage is about showing who God is. Marriage is about the completed image of God. And it will take time for us to discuss how it came to. But suffice to say na ito yung sinabi niya, let us make man in our image, and He created man and woman, and it was marriage. So yun ang kanyang plano. Yung marriage is a completed image of God. That's the purpose of marriage. To mirror God.
yung happiness, satisfaction, procreating, and all these things, they are just blessings of marriage. But marriage is about showing the image of God. But of course, a question would be prompted. Baka meron na sa inyong nagtatanong. A question prompted by this assertion will be this. Will this be saying that a single man or woman is incomplete as image of God? Kung image of God is male and female in marriage union, pag single ka ba't nag-remain kang single, are you incomplete? What do you think? Are you incomplete? Sinasabing no? Sinasabing yes? Takot ka. Design ba ng Panginoon na yung tao, dalawang mata, dalawa kamay, dalawang paa? Yung ba ang design ng Panginoon? Kung may pinanganak na walang paa o walang kamay, is that a complete person? Is he complete? Yes and no. He is complete as a person with the dignity of a person. But is he complete according to the design of God? No, he's not. Merong kulang dun sa kanya. The same thing, when one is single or remains to be single, intact pa rin yung kanyang dignity as a human being created in the image of God. And we would see in the scripture that that every single individual are still regarded as images of God. Genesis 9:6, whoever sheds man's blood, by man, his blood should also be shed. Because, anong reason? God made man in his own image. Si James, sabi ni James, paano mo gagasabihin na gagamitin mo yung dila mo sa pagpuri sa Panginoon pagkatapos i-curse mo yung somebody created in the likeness of God? And they were not all talking about marriage. Man has lost his dignity as image of God, not because he's single, but because he's a sinner. He's a sinner. Man has lost his dignity when he sinned, when he rebelled against God, marring the image of God, distorting the image of God. Yet all the distorted and incomplete still regarded as the image of God. You can take a worse criminal, hindi pa rin inaalis yung the fact that he is an image of God. But as far as the original design of man, as male and female, in marriage bond, as the image of God, being unmarried will again echo the command of God, it is not good for man to be alone. It is not good for a man to be alone. But of course, when man fell, nagbago yung shift ng ating Panginoon, it will now be towards redemption. It will not be towards cleansing and purifying. But it will not change the fact that God originally designed male and female to be in marriage union to complete the image of God. Now another question that will be prompted is that, another question is might be prompted is, should all then find someone and get married? Dapat ba lahat? Na kung hindi tayo maghahanap at wala tayong makuha, ay we frustrate God. Dapat ba lahat maghanap o mag-open sa idea that you need to marry? Sinasabing lahat dapat. Sino hindi? Gising ba ito mga ito? Ayun, dalawa. Ano, dapat o hindi? Alam. Una kayo sasagot, alam niyo yung mga lecture ko sa church. Even, unang-una, it is physically improbable na makapag-asawa lahat. Dahil kulang eh. Sabi dun sa ano, ito na surprise ako dun sa Philippine statistics. For every 103 males, there are 100 females. Mas marami palang lalaki sa Pilipinas. 103 males, only 100 females. Hindi pala Pilipinas to worldwide. Mas marami palang lalaki worldwide kesa sa babae. Kaya lang maraming badig doon. Kaya... wala na.
Wala na rin. But that's a reality. Indiscrepancy switches among religious people. Among religious people, including all religions, 53% are female and only 46% are male. Pagdating sa Pilipinas, mas makikita, just by observing, makikita mo ang discrepancy niya. Mas maraming babae sa religion, sa church, kaysa sa mga lalaki. Sa amin, mas maraming ba sa ating halos pantay lang, ano? Pero among Reformed Baptists, mas lalo nang kukunti. Meron kaming single lady doon sa church. Nag-try siya. Una, sabi niya, this in dating app, tinry lang naman niya, wala naman siyang balak. Nag-type siya nung age niya, yung lahat, naglabasan, ang gugwapo ng mga lumabas. Tapos tinaro daw niya yung Christian. Medyo kumunti na lang. Pagdating ng Baptist, puro mo ang nerd yung natira ron sa... Nung Reformed Baptist, halos wala na. Wala nang bumagay doon sa kanya. We cannot... Mahirap. Kaya nga, included sa aming question para sa interview for membership interview is that, are you willing to stay single for the rest of your life? Honest naman sila, may nagsasabing, hindi, pastor. Sabi ko, look around the male of our church, wala ka makikita dyan. So, hindi pwede, imposible. Imposible. Meron nga lumapit sa akin, sabi niya, pastor, pakilala mo naman ako doon sa isang member ninyo. Sabi ko, bakit? Eh kasi, sabi ko, ba't sa inyo, wala ka bang makita? Pastor, 26 yung females namin na single, 27 yung male. Ako yung pang 27. Wala rin siya. So, pinakilala ko siya. Tatlo na anak nila ngayon. So, even the Lord said that not all are bound to get married. In one of the teachings of the Lord where he reiterated the permanency of marriage and the issue of divorce, some of the disciples selfishly and even cynically replied, kung ganyan kahirap pala, ganyan pala ka-permanent, ganyan kahirap mag-divorce, it would be better not to marry at all. But Jesus said, not all are given that gift. Hindi lahat binigyan ng ganon. And then, Jesus Christ told them about sino yung pwedeng magsabing, I'm not for marriage. In Matthew 19, verse 12, we are all familiar with this. For there are eunuchs who have been so from birth. And there are eunuchs who have been made eunuchs by men. And there are eunuchs who have made themselves eunuch for the sake of the kingdom of God. Let the one who is able to receive this, receive it. In other words, no, if you fall under this category, yung eunuch, literally bedkeepers or yung mga chamberlain, they're those mutilated purportedly to remove the maleness para sila yung magbabantay doon sa mga wives and concubines sa mga kings. Kailangan hindi na siya lalaki. Tatanggalin yung kanyang pagkalalaki, sila ay eunuch. But obviously, the word eunuch was used by the Lord to refer to those who have no capacity to get married. Ang isang binigay niyang kategory, those who were made eunuch by God. Who were born eunuch. Meaning, those who were born without the capacity to be married, to be a husband. Now, I don't want to get into detail. You just use your own imagination kung ano yung mga ipinanganak na hindi na pwede at hindi na dapat mag-asawa. And then there are eunuchs that are made eunuchs by men. Kung slave ka, o kaya bilanggo ka, o itinapong ka sa gera, dinala ka rin sa kung saan, then you are made eunuch by man. You have no ability, you have no capacity to get married. But there are voluntary eunuch. Sabi niya, yung meron din mga eunuch na willingly chosen to be eunuch for the sake of the kingdom of God. I can serve God more if I will remain single. And I've seen some Christians with this kind of thinking. Meron kaming isang, hindi ko alam kung kilala niyo pa yung Australia na nagpupunta sa atin noon, namimigay ng books when Reformed Baptist was still young. Namimigay siya ng books sa amin. Karpintero lang siya sa Australia.
At nakita niya kung paano nakikinabang yung mga third world country doon sa mga books. So what he did, hindi siya nag-asawa. Lahat ng kita niya, iniipon niya, bibili ng books, tapos bibiyahe rito sa... natatanda niyo ba yon? No, not David. It's earlier than David. Mas una pa ka David nun. Or yung si David, si Paul is one example. At sinabi nga niya ron sa mga taga-Corinthians, sa hirap ng buhay ngayon, because of persecution and all these things, it would be better for you to be like me, not to get married. But if you cannot control yourself, you better get married. But Paul said, it would be better. Kasi pag nag-asawa ka, ang concern mo ay yung things of your wife. Pero kung single ka, your only concern would be how to serve the Lord. Unless we fall into any of these categories, you cannot just arbitrarily say, I will not get married. I don't want to get married. You cannot say that. But I'm not also saying that you would pursue vigorously. Ang ibig lamang nating sabihin, unless you fall into this category, being concerned about God's plan for marriage may not be about planning to marry or getting ready for marriage. It is honoring God when we open ourselves to marriage. When we remove that term, no, I will no longer get married, I'm contented with being single. We should open yourself to the possibility of marriage. We should go where God is leading us. When there is opportunity, we should grab that opportunity to get married. It is being able to live a life conscious of a lawgiver, Lord and King, who said, my plan for man and woman is to be in marriage union, to reflect the image of God. It is to live what we are asked to pray, your kingdom come, thy will be done. Lord, where you lead, I will follow. Yun pong ibig sabihin lang nun. Hindi yung mapoprostrate ka, wala akong makikita. Ang dami ko ng pinasyal ng church, ang dami ko ng inatin ng camp, ang dami ko ng friends sa Facebook, wala namang nagla-like sa akin na single. Wala. Hindi. Just keep on opening yourself, pursuing. So again, the subject of preparing for godly marriages must be the interest of all single male and female. Yun dapat ang ating... Because you do not know. You do not know. Magugulat na lang tayo. Believe it or not, I was not planning to get married. Because I came from a troubled family. I was not even sure kung makatapos ako ng college, so wala. Kaya sabi ko, I'm not getting married. Sinara ko na yung possibility yun. But then, in our laboratory class, I saw a lady that caught my attention. Ayun siya, nagtatago. So I broke my covenant to myself. You really cannot say. Hindi mo alam kung kailan darating ito. So, it is a matter of honoring God and His design. You may not be able to really to have that relationship, but you are able to have a clear conscience knowing you walk in the fear of the Lord and you are open to the will of the Lord. We cannot really pray your kingdom come, your will be done, and not honor God's design. We should honor God's design. But then, kung convinced na kayo, eto na ngayon yung discouragement. The reality of our limitation in this preparation. Limitado tayo sa preparation talaga. There are two concepts of preparing for something in the future. One is that preparing for something that you are certain of. Like preparing for an exam. You know that you would sit, you'll be handed a questionnaire which you have to answer. Alam mo yun, certain. Alam mo yung mga dapat mong pag-aralan, yung mga itinuro doon sa college, yung mga naroon sa lecture, yung mga nasa notes natin. Or,
Ang isa pang preparation is preparing in case you will fully understand dito sa ganitong kaso that you are facing. But another concept of preparation is preparing for something you really do not have full understanding of. Yung the big one dito sa Manila, yung darating na mataas na lindol. Talagang pinipare kami noon. Meron kami mga grab bag, may mga dilata, may mga gamot. Naalala niyo yung ano, yung year 2000, anong tawag doon? Yung Y2K, millennium bug. Di ba ready na lahat? The whole world will be in chaos. We do not know. Kaya ano mangyayari? So may mga grab bag yun, may mga gamot na ron, pero hindi naman nangyari. So dalawa yung preparation na yun. Now, saan natin ilalagay marriage? Doon sa area na alam na natin o doon sa area na hindi natin alam? What will happen? Ano ba yung marriage? Parang pagbukas ng pintuan, ito pala yung marriage, hindi ko alam. Meron tayong hint, meron tayong guide, but we really do not know fully what marriage is. We have really no idea about marriage until we are in marriage. Adam did not understand being alone. He did not understand his needs. His need of a helpmate. Ang alam niya, nandun lang siya kasama ng mga hayop. He did not request God for somebody that will be a partner suitable for him. If ever he asked God, he really does not know to describe that partner. It was only after he met Eve that he said, "This is now the bone of my bone and the flesh of my flesh." That joy that he acquired was not known to him. Hindi niya alam yun. Hindi niya alam yung reaction niya kay Mary. Ganito pala pag may nakita akong babae. Pag may nakita akong helpmate. Pero hindi pa rin po doon natapos yung kanyang understanding. Na magkasala sila, so na-understand niya yung response ni Eve sa kanya, response siya. Naintindihan niya, nag-grow yung kanyang understanding of marriage. We may acquire some data about marriage. When somebody in our church would tell, I'm getting married, I subject them to series of ginagawa lahat ng mga pastor yun, may mga premarital counseling, you know. May premarital counseling, pero the following week, pag kinumusta mo, parang walang narinig. Parang, yung iba naman, pastor, ganun pala yun. Yung sinabi niyo, hindi ko naman talaga naintindihan eh. Ganun pala yun. Sakalang maintindihan. The concept of knowing, especially as taught in the scripture, is something different. It is not only yung concept ng knowing, hindi lang katulad natin, mag-accumulate ka ng knowledge. In the scripture, pag sinabing knowledge, it is a personal encounter with. For example, when Abraham was tested, remember, offer Isaac, tapos i-offer niya sana, pinigilan siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, do not harm the child, the boy. Now I know that you fear me. Does that mean that the Lord did not know that Abraham feared God? No. Alam niya lahat ng bagay. But what the Lord said is that, I knew before, but now I have an experience, an encounter with you expressing your fear. We may know that a husband must lead and love the wife. You may understand the submission taught by the scripture, but only when you're there that you would really know kung ano yun. You know what's a good wife and what's a good mother, but only when you are already there that you would fully understand. It is only in marriage that we truly understand what marriage is that. That is why there is a period that is called the period of disillusionment. Alam yan ng mga counselors. There is a period of ang marriage, nagsisimula yan sa honeymoon period. Honeymoon period, yung simula sa ligawan yan, sweet-sweet yan, hanggang sa makasal, mga corny. Yung mga ticket ng bus, ilalagay. Wala na pala ng ticket. May ticket pa ba bus ngayon? Wala na, no? Ticket ng bus namin, ilalagay mo kung anong oras kami nagkita, saan kami nagpunta, saan nagkatago lahat yon. Hanggang makasal kami, nandun pa rin.
Pag aalis ako, susulatan ko yung paan ng I love you. Mga ganun mga corny. Tapos mawala. Tapos mawawala na yon. Nagiging mature na at nakikita mo na ngayon yung mga difference. Ganito pala. Ito pala yung marriage. Kaya merong period of disillusionment. Yung iba umahabot pa sa punto na dapat yata hindi na ako nag-asawa muna. Kaya dapat yata hindi ito ang pinakasalan ko. Kapag hindi na remedyuhan yon, divorce yun. Ang daming sinabi ni Pastor ni Pastor Rodel tungkol sa mga marks na hindi mo makikita yun sa ano. Criticism. Hindi makikriticize yung nanliligaw ka pala, makikriticize ka. Hindi makikriticize yung puro-puri yun. Pero pag mag-asawa na, yung pala, may capacity pala itong asawa ko na mag-criticize sa harapan ng lahat. So, we really do not know kung ano yung karakter ng tao. We really cannot discern. It is a stay, yung single men will normally be interested in single women. I said normally. Thinking like a single woman, a single woman, thinking like a single woman, acting like a single woman, and a single woman would normally be interested in single men, thinking like a single man, acting like a single man. Wala kang makikitang single man acting like a father convincingly or acting like a husband. Fake. Pag nakita mo yun, hindi totoo. You will not know. Same with single women, ganun din. Maybe meron tayong idea na yung mother natin o yung asawa ng pastor natin, itong gusto kong model na itong hanapin kong mapapangasawa o yung ganun din yung lalaki, but it's not the same as when you get married and became a husband or became a wife. And if ever you make a diligent search or study, we are limited by our senses in knowing the person. We can only really know the real character of a person. We cannot really know the character of the person. Ang naobserbahan lang natin, yung mga nakikita natin, and then we make conclusion. Uy, palangiti ito, ang bait siguro nito. Lagi ako binibigyan ng siopaw siguro. But we really do not know. Hindi talaga natin, very limited. What we initially see are only the social life, the open life. Hindi mo alam yung paano siya umawak ng problem, yung kanyang lugar dun sa kanilang, yung relationship niya rin sa bahay. We do not know how the life at home, if ever, na may alam ka, maliit lamang yun. We do not know the thought processing, how the person face frustration. We do not know all these things. And add to this, is that when we begin with a romantic tone, when we begin to approach someone with already a romantic spectacle, hindi na natin makikita yung totoong tao. Hindi na natin makikita. When we encounter with a romantic spectacle and dealing with that spectacle, we are already decided to pursue yung interest. Yun ang problem ng ito yung problem ng worldly concept ng courtship. May nakita maganda. Wow! Gusto ko siya. Tapos ipupurso na niya ng meron na siyang spectacle ng romantic. Didikit siya parang yung manok na. Wala na. Wala na. Nawala na yung process of knowing. Our tendency is that we do not really show the real us. But karamihan ang makikita natin, mga PR na lang yon, mga press releases na lang ng both sides, yung ating makikita. Another is that we may tend to be blind with regards to some defects. Merong isang song si Michael Bolton. Hindi ko kakantayin, mandami ng komentary ito eh. When a man loves a woman, alam niyo siguro yung kantang yun eh. Sample? When a man loves a woman, can keep his mind on nothing else,
He'd trade the world for the good things he found. And here is the line. If she is bad, he can see it. She can do no wrong. And turn his back on his best friend, na pipintas. If he puts her down, that's when a man loves a woman. Nabubulag na. Totoo, nakakabulag ang yung romantic interest immediate. Then even if we say you were able to make an accurate assessment of the person, you knew the person accurately kung sino ito, you are able to discern who the person really is just for the sake of argument, you were very sure that the things you observed really indicated that he will be a godly husband or a godly wife, there is another obstacle. People change. We see this in Demas. Si Demas, ang sabi ni Apostle Paul, talagang ito lang ang kasama ko, ito ang nung first imprisonment niya, ito yung kanyang kasama lagi, tuwan-tuwa sa kanya. Pero nung nearing his death, he wrote to Timothy in 2 Timothy, Demas has departed, having loved this world. Very encouraged siya kay Demas. Ikinukwento niya, pinagmamalaki niya, pero biglang tumalikod. Kabaliktara naman si John Mark. Si John Mark naman, first missionary journey, inabandon sila, duwag, ayaw. Sabi ni Paul, no way, nasasama ko uli yan. Pinagawayan na nila, pinagtalunan na nila ni Barnabas, hanggang naghiwalay sila, wala. But reading again, the last portion of Paul's life, he said, please bring Mark to me. He's very useful to me in the ministry. Apply that to seeking a partner. You diligently look for and examine someone you consider with a very limited perspective. You were so convinced that he is the right person. You pursued, or he pursued you. Nagkatuluyan kayo, and then the change came. The change can be for good, like John Mark, or can be for bad, like Demas. May pagbabago. And I can tell you, having been married for 40 years with 5 children and 3 grandchildren, I can tell you, there is always change. May change lagi nangyayari. I just thank the Lord, yung mga changes na nakakita ko is for the better. But what if hindi pala ganun? Meron akong may lumapit sa akin, not from our church. Ang unang lumapit sa akin yung asawang lalaki. Christian sila, member ng ibang church. Problema niya talaga yung asawa niyang babae. Addict sa computer. Napupuyat. Eh, nung araw, hindi pa naman lagi sa bahay. Nasa mga computer shop. Lagi napupuyat. So, I spend time dealing with them, talking to them, visiting, kahit hindi ko sila members, visiting them sa kanilang bahay. Tapos naayos. After siguro a year, nagpunta sa akin yung babae naman. Yung lalaki naman na nagluloko. Hanggang sa tuluyan na silang naghiwalay. At hindi ko na alam ngayon kung ano ang nangyari sa kanila. So, people change. But that does not mean that we hope in change. Na medyo may kapintasan to, baka magbago rin yan. Because you cannot be sure. Merong mag-asawang nag-away, ang sabi ng lalaki, kaya kita pinakasalan. Akala ko magbabago ka. Sabi ng babae, kaya kita pinakasalan. Akala ko hindi ka magbabago. Sabi yung lalaki, dating mabuti, sumama. Hindi ka rin dun na aasa sa ganong klase ng thinking. So, in all of this, anong sinasabi natin? Looking for a lifetime partner is not looking for someone whom I will be satisfied with and will be that will assure me of a blissful relationship. That's not looking for a partner. Not someone that I can be forever satisfied with because you have no guarantee. I will diligently search. I will use all biblical principles. I will try to discern,
But not because I believe that this would assure me of a blissful relationship, but only because this is my responsibility before God. Hindi mo hinahanap yung makakapag-satisfy sa'yo. You are looking for someone to whom you want to commit yourself. That's agape. That's agape. You want to commit yourself. Nagustuhan mo yung ugali niya, but alam mo na pwedeng magbago ito. But Lord, I want to commit myself to this woman. I want to commit myself to this man. Kapag nagbago siya for worse, at alam mong hindi mo ginamit yung iyong diligence, then your conscience would bother you for the rest of your married life. Dapat pala, mali ako talaga ng pagpili. Dapat mali talaga. But if you did, I will commit, I will commit, I will commit. That's the meaning of agape. Sino sa inyo ang nakarinig ng wedding na tinanong ng pastor na, do you love her or do you love him? Sino nakarinig din ng ganun? Tinanong ng pastor o nung nagkasal? Meron ba? Wala pa kinakitang kasal? Tinatanong ba yon? Woman, do you love him? Ah, man, do you love her? Tinatanong ba yon? Ha? Yeah, hindi tinatanong yun. Hindi do you love her or do you love him? Ang tinatanong, will you? Will you? Do you promise to live with her? Do you promise to live with him? It's will you? It's a commitment. It's not do you feel good? Do you feel the tingling sensation with her or with him? It's are you willing to commit yourself to this person? No matter what. No matter what happens. Are you willing? There is no such person in the world na pag nakita mo at nakita mong malinaw, and that's it. Wala nang pagbabago. Some may appear to be such, but you are only seeing the tip of this character iceberg. Marami ka pang dapat makita. We've been engaged for 8 years bago kami nagpakasal. Kala namin kilala na namin ang bawat isa. Pero first week pa lang nakikita na namin yung mga bagay na hindi namin nakita, hindi namin napansin. Some may seem to be such, but that is, but what if the person change? Or if your standard change, kala mo ganun babae ang gusto mo. Yung pala, nung ganun na nga, sabi ng isang binata sa akin, ako gusto kong babae yung palaban. Ayoko nung kaya mo lang itulak-tulak, gusto ko palaban. Nakakuha ng palaban. Ayaw pala niya nun. Your standard will change. Your standard will change. Kahit sa mga anak namin eh, may anak ako na dalaga pa siya, pinagpipray na namin. Kasi ang tingin namin, magiging career woman. Yung hindi mo kayang iwanan sa bahay, ang isipin lang is paano mag... Pero nung makapag-asawa, you'll be surprised kung gaano ang change na nangyari sa kanya. Na doon sa kanyang dalawang anak, tapos namatay pa yung asawa niya, lalo nang nakita namin yung dedication niya doon sa kanyang family. Really a great change, a big change sa hindi namin inaasahan nung aming nakikita pa lamang siya. When we are looking for a partner, we are looking for a person to whom we can commit ourselves. But that is not to excuse us for a mediocre choice. Kahit sino na lang, pwede mong magbago eh. Basta commit ko lang yung sarili ko. We still need to cast the die and let God make the choice. Obey God in making our choices. Follow directives of God. But ultimately, it is our commitment that is required of us. It is our commitment that will be judged and not the outcome of our choice. Yun lang yung hindi yung outcome ang i-judge sa Panginoon, kundi how you made the choice. Alam, meron kaming kaibigan, American ito, yung may naliligaw sa kanyang isang member ng church nila, hindi man ito ipapublish sa sana, baka mapanood ito. Na may naliligaw sa church nila, ayaw ng pastor. Sabi ng pastor, no, 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 no. Hindi bagay sa iyo yung lalaking yan.
Hindi bagay sa yan. Hindi magiging responsible yan. So, ayaw niya rin sa lalaki, kahit na gusto niya sa damdamin niya, may pinili ngayon siyang iba. Na isang lalaking mabait at yung lalaking ayaw mo na, na-challenge ngayon siya. Ba't ayaw nila sa akin? Nagsikap ngayon, nakapagtayo ng business, masenso, hanggang naging deacon pa ng church. Samantalang yung napangasawa nung ano is, yung, parang yes dear, yung mga, nagkamali ba siya? Dapat hindi ko sinunod yung pastor namin eh. The pastors were acting upon what they knew at that portion. And Pastor Martin's always saying, do not uproot in unbelief what you have sown in faith. I made this decision because this I believe in my diligence in searching the will of God. I made this decision. I married this guy. Ano man ang mangyari ito, this is the will of the Lord. You know, ang asawa, ano rin yan eh? Sanctifying means din yan para sa atin. In any way, it's sanctifying means and the Lord would give us what would sanctify us. Kung pabaya ka, tuturuan ka ng Panginoon doon sa ganung bagay. At kung ikaw naman ay diligently seeking the will of the Lord, pwede ka magkamali sa iyong pananaw. But ultimately, makikita mo, thank you Lord, na ginaid mo ako. Ang bala ko sana mag, wala akong lilos dito, ang bala ko sana mag break mo na, pero tuloy ka na lang, ano? Wala pa naman tulog eh. Tuloy ko na lang, saka tayo mag-question and answer. So, ang susunod is how do we really prepare? I can promise that I can give you everything, na qualification. I'm so tempted na sabihin, itong hahanapin mo, ganito't ganyan. Pero I just want to give a general view. Firstly, marry Christ first before you think of marrying a person. Marry Christ first. That is, make a commitment to God before you think of having a commitment to another person. Be close to God. Commune with God. That was how Adam was prepared by God for marriage, remember? Before Eve was created, Adam was taught by God first, telling him, I am your master. I am your Lord. I am king. And therefore, these are the only things that you can eat. This is how you should behave. This is your role. Everything was dictated by God to Adam. What to eat and what not to eat. At ang implication noon, Adam, I have the right over you. I created you. And then, the Lord taught Adam that he needs a partner. Paano ginawa ng ating Panginoon? Makita niya, it is not good for a man to be alone. Like Adam, tinawag niya, lahat ng hayop pinangalanan niya. Ang pangalan doon, hindi naman sinabi niya, ito, ikaw, Ricky, pangalan mo, ikaw, Arnold, ikaw, hindi ganun lang. Ang naming is describing the animal. Describing the characters and everything about the animal that when you mention the name, you know what the animal is. Hindi yung katulad ng pagpapangalan natin sa aso natin na anong cute na pangalan, yun ang, it's description. In other words, Adam, examine every animal. Look at every animal. Then describe this animal and give names to this animal. And whatever Adam called this animal, that was the name of the animal. What was the purpose? By doing that, Adam saw, as the Lord taught him, that there is no one in the earth, in the world, that is a suitable partner for him. Hindi na satisfy yung kanyang longing. So alam na niya, God is king, at ito yung kanyang pangailangan, then Eve was given. Eve was given to him from God himself. It was God who gave Eve to Adam. Kaya nga hindi ginawa ng Panginoon na kinrate sila. Lahat ng animal ginawa all at the same time eh. Pero sila kailangan nilang malaman. He was first made to understand his standing before God. And then he was made to understand, my design is not yet completed in you. It was only after establishing this relationship that he was made to understand his being alone.
in need of somebody, then Eve was given to him to be his wife. Remember that no one has the natural ability to know self fully, and much lesser to know others substantially for marriage, even much less to fulfill all the required, all that is required in a good marriage. Hindi natin alam. And do not forget, ang purpose ng Panginoon is for us to mirror God. Kaya nga, an equal yoking will never work to develop a good marriage. You can have a peaceful marriage or a silent, probably, a silent marriage. You can have a financially rewarding marriage. But if it is a marriage between believers and unbelievers, it cannot be a successful marriage. Why? Because there is one thing, very important and central thing that you cannot do, to mirror God. You cannot mirror God with an unbeliever. Even unbelievers, you can be a good unbelievers. If you have no relationship with Christ, if you have not surrendered your life to Christ, if you are not yet connected to God through faith in Christ, you can be somehow obtain happiness in marriage. Pero you cannot be a fulfilled, you cannot develop a fulfilled marriage. Kaya nga meron silang tinatawag na seven-year itch. Alam niyo, seven-year itch, ano? Ang excitement daw ng marriage, eh, 7 years lang. Pagkatapos daw doon, wala na. That's a lie. If your marriage is in the Lord, I can tell him, ito, magagalit na naman sa akin yung wife ko. I can always tell, I tell her every day, I love you more today than yesterday. But not as much as tomorrow. And I say that with all honesty before God, because that's true. So there is no such thing as 7 day itch. May narinig pa ako na, eh, kami mag-asawa para magkapatid na lang kami. Eh, kaya lang kami nagsasama para sa anak namin eh. At meron pang isang matandang babae na dinidate siya nung kanyang ano raw. Nakita lang namin, nakasakay kami sa jeep ni Jehovah's dance instructor. Sabi niya, hinahatid ka pa sa bahay? Ano sinasabi ng asawa mo? Ay, hindi, may understanding na kami. Magkaibigan na lang kami. Hindi naman tatagal talaga ng ganun yung pag-aasawa eh. Ilan taon na kayo? 4? Oh, mas matanda sila ng 4 years. Pero sila, pati yung kanilang senior citizens ID, pinagdikit na, nilaminate na para talagang hindi pwedeng kumain yung isa na isa lang. Pagbibigay nila, sir, dahil isa lang po, hindi, magkadikit yan, hindi po. If our marriage is marriage in the Lord, remember that no one has the ability to know yourself fully, much less to know others fully, even lesser to know or have the power to do all that is required in marriage. But God can guide you. God can lead you. Seek God first before you seek a partner. Wag yung talikuran yung mga means of grace. Do not make any decision, even if medyo kinilabutan ka lang doon sa isa, you ask your pastor. Seek guidance. Pray. God has given you your pastors. God has given you your parents, especially Christian parents. The illustration and the material we choose may be talking about the preparation done to a husband, but the principle are also true in preparation for a wife. Even wives, to be good wives and good mothers, you marry Christ first. Unahin natin yung ating spiritual condition. At eto na, kunti na lang siguro sabihin ko rito, kasi na. Look for your best friend before you look for someone to be considered for a lifelong relationship. Alam na nangyayari sa ano, sa ligawan ng sanlibutan, eh, naghahanap na sila ng mapapangasawa. Sino?
Wala akong nakitang gumagawa nito kanina ron. Tinahanap, ayun, parang okay to ah. Lalapitan niya ngayon. Normally, pag nilapitan niya, nakita siya, iniwasan siya, ayaw sa kanya. Eh, obvious naman ha, yung talagang alam mo na yung mga panlalagkit ng tingin sa'yo, na alam mo na matatakot na kagad yung babae. So, rejected na kagad. Ayaw na kagad. At yung iba naman, naghahanap ng papasa sa itsurang gusto niya. At tapos yung nakapasa sa kanya, hindi pala yun yung ideal na babae. Hindi pala yun yung hinahanap niya talaga. Tapos mayroon dumadaan-daan sa likuran niya na maaaring hindi masyadong abot yung standard niya, dumadaan-daan sa likuran. Yung pala yung magiging happy partner niya na hindi niya napansin dahil colored kagad. We may not be able to fully know the person, but there will be much increase in knowledge with friendship. Proverbs 3:23 says, "Do not plan evil against your neighbor who dwells trustingly beside you." That's the description of a friend. Someone who dwells trustingly. Ibig sabihin, gano'n naka-close yung inyong relationship. Na babalita mo na. Kanina natanong yung friendship ng babae at lalaki. Alam nyo, nung college ako, almost equal lang yung amount ng kaibigan ko, babae at lalaki. Yung mga kaibigan kong babae, I even visit them at home. We eat together. Yung friendship namin hanggang ngayon, mga Reformed Baptist din sila ngayon. Ang isang araw, public knowledge naman to, yung asawa ni Pastor Makapagal. She's one of my closest friends when we were in college. Kaya nga, binigyan ko ng rebulto si Pastor Mon dahil lang, we just, pag free time namin, we just sit, and among others, we sit kasi para walang isipin, pantay-pantay, marami yung kaibigan, pero kinakausap ko sila ng pare-pareho lang. Sabi ni, chichismis ko si Becca, chichismis ko na naman ng 40th anniversary nila nung ako speaker. We just felt free na sabihin yung mga, sabi ko kay Becca, alam mo Becca, dalawang lalaki lang, dahil she's a very strong woman, dalawang lalaki lang ang alam kong papasa sa'yo. Sino? Sabi ko. Yung isa patay na. Yung isa hindi pa pinapanganak. Sabi ko, pagka meron kang nagustuhan talaga pumasa sa standard mo, ipagagawa ko na rebulto. Tapos nagkahiwalay na kami, napunta siya si RBC, ako naging pastor na. One day, tumawag siya sa akin, Kuya Rene, handa mo na yung rebulto mo. So after 40 years, I fulfilled my promise. Nung invitein ako speaker sa Cubao, dinala ko yung rebulto na gawa ng anak ko. Binigay ko kay Pastor Mon. Have friends first. Pero yung friendship na yun, dapat hindi yung obvious na among your friends, meron ka ng kinikilingan. Try to have friends as much as possible without color. Here's the verse I quoted this morning. John 15:15. "No longer do I call you servants, for the servants does not know what his master is doing, but I have called you friends. For all that I have heard from my Father, I have made known to you." He was talking to a limited people. Alam niyo, may level of friendship ang ating Panginoon. Friends niya lahat. Pero may level of friendship. Meron siya ng 120 or 78. Meron siyang acquaintance. Lahat ng sumusunod sa kanya, acquaintance niya yun. Pero meron siyang higher yung level ng closeness, yung kanyang 120 or 80. And from there, meron siyang 12, di ba? And from the 12, meron siyang 3. And from the 3, meron siyang 1. John the Beloved. At kung makikita mo yung dinidivulge siya, iba-iba. Yung pagbuhay doon sa bata, tatlo lang yung sinama niya ron. Yung transfiguration, tatlo lang yung sinama niya. Si John, yun lang nakakahilig sa kanya. At pag nakita mo naman, iba-iba rin yung naging role sa ministry ng ating Panginoon. Si James, one of the, yung 12, became laid the foundation of the church. Yung tatlo, isa ron, was the earliest martyr, si James. Significant ang role din ni Peter, at si John naman, siya yung longest living
apostles. At dahil siyang special, sa kanya binili yung nanay ni Christ, di ba? So, iba-iba yung level ng closeness. You can all consider friends. Pero iba-iba yung... The goal should be you acquire as much acquaintance as you can, as much as the Lord would bring you. Tapos, through your being friendly, yung ginagawa, alimbawa ni Ate Heidi na sa neighbors niya, merong aangat ngayon dun sa magiging friends. And from your friends, mas magkakaroon ka ng more opportunity to express, pwedeng maging close friends. Tapos, pwedeng maging best friend. And then, ultimately, intimate friend. I tell you, marry your intimate friend. And that is only possible kung wala ka munang titig ng color, just make friends. Of course, may danger doon. When I was in Bible school, I was not yet a Reformed Baptist. Pantay-pantay naman ako sa lahat ng mga babae doon. Pero merong isa na nagpunta rin sa dean ng school, sabi sa akin, Sir, si Maramara, panay paramdam sa akin, pero hindi naman binibitin ako, hindi naman ako, wala namang sinasabi sa akin. Pinatawag ako nun din. Sabi niya, you're playing with the emotion of women. Sir, pantay-pantay lahat sila yan. Kung sino yung unang dumating, niyayaya akong kumain. At there is danger. And you should learn from all your experiences. Huwag nating magsisimula naman yung danger na yun sa iyo eh. Kung ikaw lalaki, magsisimula yan sa iyo eh. Paano kung kausap na iba, hey, pagdating sa akin, kamusta ka na? Naiiba yung tono mo. Siyempre, hindi, pantay, wala kang kulay, pantay-pantay yan. Pero pagkano kayo pag-usap, as much as possible, and you would be surprised. Yung dating ayaw mo, yung hindi mo napapansin, dahil laki magkaibigan kayo, then you discover something. Pwede pala kami nito. And then you develop that friendship. Marami na akong kilala na nagsimula na ayaw nila. One pastor, nung nililigawan niya yung kaibigan ko, sabi ng kaibigan ko, babae, ayaw niya talaga. Pero sabi ng lalaki, naman, sige lang, kaibigan lang. Unti-unti nang nahuhulog yung kanyang loob, hanggang saan sabi niya, pwede ba huwag mo muna akong kausapin? Hanggang finally. At meron ako rito, nakilala, na yung napangasawa niya, nag-estudyante ko nun sa Friday class nun sa GMA, na pag tinutokso ko rin sa mapapangasawa niya, yung asawa na niya ngayon, eh talaga nagagalit sa akin. Talaga nagtatago siya pag... But later on, because of just friendship, nakita niya develop yung ganong klase ng kalagayan. May dalawang anak na sila ngayon. So, kaya nabibigo yung mga lalaki ngayon. Yung mga lalaki ngayon, kaya nabibigo, eh... Unang tingin pa lang, ginigrian na. Turn off ang mga... matatakot yung mga babae nun. Yung halatang halata na napakute ka, yung... Ang dami ng members namin na nagsusubong sa akin, Pastor, ang magagawin ko rito pa na yung text sa akin niya, hindi ko naman... But if you would just develop friendship, general friendship, that could be the key. So, always make friends. Look for friends. Develop friendship before you even look for someone. Ha? May nag-confess sa akin nung in-invite ako nila Pastor Rodel na mag-preach doon sa kanilang couples fellowship. Merong isa ron na hindi ko alam yung kwento niya. Sabi niya, pagkatapos ko magsalita, sabi niya, gusto ko magtapat sa inyo nung i-preach ni Pastor Maramarian, marry your close friend. Doon daw niya nakita. Oo nga, ba't ako maghahanap pa? Meron akong close friend. And he tried to even make that friendship even closer. And then he proposed. At sila ngayon mag-asawa na. And then lastly, always consider biblical models and principles. May mga non-negotiables sa paghanap. Non-negotiable is marry only in the faith. That was made clear by Apostle Paul in 1 Corinthians 7:19.
marry. Yung gusto mag-asawa, you're free to marry, but marry only in the Lord. And we have all the backgrounds that we have discussed about that. In 2 Corinthians 6:14, the very familiar, do not be unequally yoked with unbelievers. I do not find in Scripture one or a couple deciding, isa pang dapat natin intindihin, I haven't found in the Scripture, meron palang isa, na sinabi, and they decided to get married. What we read in the Scripture is that she was given to marriage. It was given to him in magulang. In other words, ang marriage is a community event. Hindi ito secret na between just the two of us, i-announce na lang natin. The family should be involved. The church should be involved. Friends should be involved. Na makita nila, makipag-interact din sila sa ating family dun sa church at titingnan natin yung mga bagay na yon, and then we know the person. Si Samson nga, lakas na, laki-laki ng katawan ni Samson, ang lakas na kasi. Nung gusto mag-asawa, takbo sa nanay niya eh. Ma, I wonder to. Sumapang-asawa yun. Ayaw pa nga pumayag ng magulang niya un eh. But later on, pero lahat yan ay, ngayon sa atin, iba na may mga secret marriage pa eh. Kasal na kami, kaya lang sa aming dalawa lang. Marriage is building families, and families are building clans, and clans are building tribes, and tribes are building societies. We might as well include all this. Hindi ibig sabihin lahat sila ay makikialam sa lahat ng ating mga decision. Meron lang isa pala na nag-decide lang ng mga kasawa. Si David with Abigail. Eh paano? Napatay yung asawa. Wala nang magulang. Yun lang ang alam ko. Kung meron kayong alam, even Boaz, it was a community decision. Dinala pa niya rin sa gate. Tinawag yung heir dapat. Ito lahat. Involve your friends, your parents, your church, your spiritual leaders in your decisions. But at the center of this, I think, Pastor Rodel emphasized on this. Let God be at the center. Let God be at the center. Remember that God, there is only one goal of God for all believers. And that is to be conformed to the image of His Son. And all things work together for that good. For us to all be conformed to the image of nothing. The Lord will not allow anything in the life of a believer that can hamper or hinder or stop that process of glorification. And therefore, the Lord will surround us, will bring to us those who would teach us for our sanctification. Ang mahirap if you are not in Christ. If you are not in Christ, your heart will not even be for the giving glory to Christ, or will not even be for your sanctification. You just want to be happy. You just want to get somebody that would satisfy you. And that is a very dangerous goal. Because if you fail, if the person change, or you change, and there is already marriage, where will you go? Where will you look back? And bukod doon, consider your own consequence of not having Christ in your life. You'll be lost. Your only destiny would be hell. And so not only in marriage, but even for the sake of your soul, we must embrace Christ in repentance and in faith. Let's all pray. Salamat po aming Panginoon nang iyong salita ay malinaw, nang iyong paplano are all wise. And so Lord, we pray that from what was discussed here, hindi man namin napag-usapan lahat, Panginoon, may you plant in the heart and consciousness of everyone that marriage is a very serious thing, that we should all be prepared, we should all be ready to face this. But we pray above, O Lord, para doon sa mga wala pa sa iyo. Maging ito lamang, Panginoon, for them, maybe
just a small part of their being, marriage. But let them, by this message, realize that we have a God who is requiring men to obey Him, to repent to Him. At makita nila, Panginoon, itong great expression of our faith in God and in Christ. May you bless our time, bless your word. In Christ's name, amen.